ano. Then ito, safety first, ang pag-uusapan natin dito. Siyempre, sa construction, pag nakapasok ka, ang sinasabi doon, safety first. Ganun din dito sa business establishment, safety first. Kaya nagbuo sila ng committee, no, na mag-aalaga at mag-maintain at magpapa-implement ng safety sa bawat business establishment, no? Okay, what is hazards, no? Sabi dito, hazard, no? A hazard is an unsafe condition or practice that could cause an injury or illness to an employee, no? So sabi, practice, no? Unsafe condition, mag-cause ng injury, no? Or sakit sa mga bawat empleyado. So, sa topic na to or sa pag-uusapan natin dito, para sa inyo to, right? Hindi yan para sa iba, hindi para sa kung kanino, para sa atin, sa safety natin. At the same time, kung may apply natin sa work at masita natin yung mga unsafe condition na yan or mga unsafe act, eh, makakatulong din tayo kahit paano. Tama? Mm-hmm, no? Then, boss, no? So, yung hazard, syempre, no? Lahat ng makikita mong hindi kaya-aya, hazard yun sa mata, tama? Oo, pero medyo pag maganda, hindi hazard yun. Pero pag medyo ano, pero lahat yun ang guwapo na tsaka maganda, tama? Kasi naka-face mask na eh, di ba? Wala nang hazard. Last second dito. Oo, talaga, no? So yun, no? Pagkalam nating hindi ka nice-nice tingnan, hazard yun, no? And then, hindi ka nice-nice pakinggan, hazard din yun. Let's see, pag nagbubunga na si Mrs., di ba? Hazard yun, or sa Mr., no? Hazard yun, or pag nagingan yung kapitbahay natin, pag nagbibidyo, okay, hazard yun. Sa atin naman, sa work naman natin, syempre yung mga maingay, no? Let's say, sabihin na natin yung aircon, na dati hindi naman maingay, ngayon maingay na, hazard na yun. So, dapat ipa-double check na yun sa in-charge, sa maintenance, no? Okay? And then, syempre, kung may naamoy tayong kakaiba, hazard din yun. Tama? Oo. Mas mainam na maamoy mo yung puto. Okay? Yung niloloto na masarap ni Mrs., no? Yun ang talagang hindi hazard yun kasi mabubusog ka, no? Basta lahat ng maamoy mo na mabaho at hindi maganda, aware kayo dapat doon. Hindi nyo basta-basta babaliwalain yun. Malay nyo, nasusunog ka pala yung kuryente o may kuryente na pala nasusunog. So, dapat magiging alerto kayo. Uy, meron nasusunog ha. Report nyo agad kung kanino, sino man yung in-charge. Or pag security, hanapin agad. Tama? Kung saan. Kasi huwag nyo yung pagsawalang bala dahil walang employer na gustong masunog ang kanyang business establishment. No? Kaya nga, tinag-aaral tayo, no? Para dito, para matuto tayo at may apply natin. At malaman natin at the same time. No? So saan? Siyempre, no? Lahat ng mahawakan natin na medyo mainit. Tama? No? Yan yung hazard. Pero pag mahawakan natin na medyo maganda, hindi hazard yun. Di ba? Oo. So may mahawakan tayo na hazard, may mahawakan din naman tayo na hindi hazard. Tama? Pero pag hazard ang mahawakan natin, pag mainit, siyempre, cover kayo kaagad. Di ba? Halimbawa, kung may pintuan kayo na madadaan at tapos na ganun mo lang, puso doon init. Bakit kaya kung meron sa loob? Wala kang naamoy. Wala kang naramdaman na kakaiba. Pero nung dumaan ka lang sa hallway at may nakita kang pinto, ganun mo lang, init. So, magano ka na. Mag-isip ka na bakit may init sa loob. Anong meron? So, baka nasusunog na yung loob. So, hanggat ma-inform agad sa kinauulan. Tama? Okay? Then, syempre sa dila, no? Pagkang panlasa natin at hindi asma sa ating panlasa, hazard din yun. Pag medyo palat-alat yung loto ni Mrs., hazard din yun. Di ba? So lahat, no? Lahat, no? So kung kinakailangan tikman nyo. Kung pwede naman. Lalo na yung nakikita nyo, kung may nakita kayong shabo, or anything, no? Na makikita nyo, yung dustpan, pwede nyo naman tikman. Kung gustuin nyo. Kung hindi naman, ipagbigay nyo agad sa ginaukulan, no? Paalam agad, para naman, aware sila, no? At, syempre, malaman kung ano yun, no?
sabi nga dito, dahil dyan, no? Sa insufficient training, ano yon? Yung walang alam, no? At hindi nakakaalam. Yun yung mga magpupos ng disgrasya, no? Insufficient training. Defective equipment, yan yun, no? Let's say yung ating aircon, yun. Example din yun, aircon, no? So, hanggat maaari, ipadouble check agad natin sa maintenance, no? And then, siyempre, lack of warning device. Yan yung nangyari doon sa Cebu, no? Na hindi nagilagyan ng lockout, tagout, loto kung tawagin yun eh. Na hanggat maaari, bago mo pag-anayin ang isang machine, or bago i-check ang isang machine, kailangan magkaroon ka ng lockout, tagout doon. Na warning na hindi pwedeng pag-anayin. Eh ngayon, pinagana, may tao pala na naglilinis doon sa loob. Oo. Oh, talagang pulpo siya. No? So yun yung issue noon. No? Hindi ko lang alam na ang ganda yun kung issue pa rin. No? So kawawa yung nag-healing na tao. Sa AIG, nangyari din yun. Medyo, no? Yung hindi siya no, insufficient training, hindi naman siya pwede doon, eh inutusan lang, eh ngayon na-disgrasya, naputo lahat ang namin nito, no? So, talagang ano, no? That's why nangyari itong training na to, no? At ipaalam sa bawat manggagawa. Ang na kailangan, pagka hindi mo naman alam, huwag mong nanggawin. Ipagbigay mo nilang alam dun sa tao mo may alam. No? And then, for equipment maintenance, ayan, no? Pagka nalaman natin na hindi na maganda at hindi na kaya-aya, no? Sa pandinig, pag-alpalam ka agad natin sa maintenance. Lahat, no? Lahat na unusual natin na nadidinig, nakikita, or na haawakan, or something, no? Pagpaalam agad, no? Para naman, mabigyan agad ng solusyon, no? Dito, ito, fire hazard, syempre, no? Fire hazard, ano-ano ba yun? Yung mga kuryente, no? Yung mga wire na nakikita natin na nalaylay na at walang balat, no? Ipagpaalam agad, pagbigay alam agad natin sa mga maintenance. Dahil silang in charge doon. Ngayon kung electrician ka, pwede. Di ba? Oo, pero pangit pa din eh. Pagbigay pa rin pa natin alam kaagad sa maintenance, no? Yung sa bahay, yon, no? Aware kayo pag sa bahay. Make sure na talagang safe ang bahay ninyo. Dahil pagka nagkaroon ng problema, ikaw din ang problema pa lang araw. Tama? Okay, no?